Lord, kung pwede ko ba tayong kumalapak sa Panginoon? Sasawalalay ko na po yung pagkakataon. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapatiran ko natin dito sa San Jose. At maging sa mga kapatid ko sa talentungan na nakasama po natin itong nakaraang Wednesday hanggang Friday sa ating pong seminar na ginawa. At loobin po ng Panginoon, mga kapatid, sa mga susunod na buwan, magkaroon po tayo ulit ng seminar. At ipagpatuloy po natin gawin yun kasi po, base sa mga seminar na natutunan natin, mga kapatid, ay napakalaking tulong, napakalaking bagay po para po sa pagtataguyod ng ating espiritual na buhay. Sa lahat din ng mga kabataan na kasama natin kahapon, nagpapasalamat ako sa kanila dahil pinahahalagahan nila ang mga pag-aaral patungkol sa kabataan. Loobin po ng Panginoon, mga kapatid, sa mga susunod na mga buwan na pagtatalaga po natin ang mga gawain. Magkaroon din tayo ng mga parent seminar, women seminar, at hindi lamang po yung mga youth para patulungan naman natin lahat ng mga magulang kung paano po kumatawan sa kanilang pamilya, kung paano po maging patatag, malimay sa pagpapamilya, at kung paano po nila hihikayatin ang kanilang buong sambahayan na makakilala sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos. Samantalang ang mga huling araw, mga kapatid, ay malapit na. Ang huling araw na tinutukoy po natin, mga kapatid, ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Wala pong nakakaalam kung kailan mangyayari yun, subalit ang mga palatandaan po ay narayan na at kinakailangan po hanggat maaari ang ating buong sambahayan ay maisalba. At matutuwa marahil tayo kapag ang buong pamilya natin ay mananampalataya ng Panginoon at matutuwa rin tayo na tayong lahat, ang ating buong pamilya ay papasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi na po ako masyadong magpapakatagal-tagal at tatapusin ko po itong aking mensahe sa loob po ng isang minuto. Isang minuto ang sobra sa isang oras. Mga kapatid, ang subject po natin is spiritual survival. Familiar po ba kayo sa balita ng mga nakaraan? I think 1986 or 1996. Nung magkaroon po ng tinatawag na lindol po sa Baguio. At meron po isa sa mga pinakamataas na building sa Baguio, mga kapatid, ay nag-collapse dahil sa magnitude, I think, 7-something magnitude. Nag-collapse po yung building doon, maraming na-trap. Marami rin pong namatay. Ngunit, mayroon din po namang mga nakasurvive. Alam niyo, mga kapatid, nung mapagpuan sila ng mga survival team, mga kapatid, I think, more than a week nung sila po ay makita doon sa kailalim-ilaliman dahil nag-fall down yung building. Alam niyo mga kapatid, ang kinain ng iba, meron pong kumain ng diaper, meron pong kumain ng sando, meron kumain ng damit, meron ngumat-ngat or kumain ng mga iyon. At ang kanilang pinakainumin ay ang kanilang ihi. Hindi kinakain yung sando, hindi kinakain yung diaper, at lalo hindi iniinom yung ihi. Tama ba? Ngunit sa ganong sitwasyon o kalagayan, may choice pa ba sila? Wala na. More than a week dahil ginajakamer yung pong mga natipak na mga bato, ginagamit lang po ng mga heavy equipment, pero hindi ganoong kadali yung survival na ginawa. Yung surviving na ginawa para sa kanila. Alam niyo mga kapatid, kung marami mang mga nangamatay dahil doon sa sakuna na yon, ay marami din po namang nakaligtas.
Kung meron po physical survival, meron ibang spiritual survival. Mga kapatid, ang ating mundo ay napapaharap sa isang malaking kalamidad. Ang malaking kalamidad natin, mga kapatid, ay hindi po yung super typhoon, hindi po yung magnitude 7, something or 8, something magnitude na lindol. Kung hindi, ang ating pong kalamidad na haharapin, mga kapatid, ay ang pinaka malaking kapigatian na nakalagay po sa Biblia, which is yung sinasabi Great Tribulation, na sinasabi ng Matthew chapter 24-21 na kung ito ay mangyayari sa lahat ng bansa ay hindi na kailanman mauulit pang muli. Ito ay minsan mangyayari buong mundo, at ang sabi ng Revelation 3 verse 10, ang layunin ng Diyos ay upang subukin ang lahat ng mga nangananahan sa ibabaw ng lupa. Ang tanong ko po, mga kapatid, na ito, kailangan ba natin mag-survive? Kailangan ba natin mag-survive? Spiritual survival. Ngayon, mga kapatid, mayroon po tayong makikita noong unang panahon kung anong ginawa ni Noe para mag-survive. Ikukwento ko, to be short, dahil 1 minute lang ang aking guest ang subject. To be short, sa kwentong yun, nirebuild ng Diyos na magpapaapo siya ng tubig sa ibabaw ng mundo. Pinaghanda siya na magsagawa o gumawa ng isang arko, at doon isasakay ang mga hayop na pinili. Gayun din ang buong pamilya po ni Noe. Alam niyo, mga kapatid, marami pong pinangangaralan noon ang salita ng Diyos. Gaya rin sa panahon natin na pinangangaralan ang halos lahat ng panig po ng mundo. Mga kapatid, ngunit marami ang hindi naniwala sa pangangaral ni Noe. At ang tanging naniwala lamang ay ang kanyang asawa, ang tatlong anak niya, at ang tatlong manugang niya. Ilan silang kaluluwa? 8. Samantalang ang populasyon sa panahon ni Noe, mga kapatid, ay napakarami na rin at the time. At ang buong mundo, ang sabi doon, ay aabawan ng tubig. At bago mangyari yun, mga kapatid, ang nais ng Diyos, maisalba ang kanyang mga totoong mga anak. 8 kaluluwa, mga kapatid, ang nakasurvive. At maliban sa 8 kaluluwa, kabilang yung mga hayop na ipinasok sa loob ng arko, ay pawang mga nakasurvive. Mas pinili pa ng Diyos na iligtas ang mga hayop kaysa po yung mga tao na nagpatuloy sa pagiging hayop sa pamumuhay at pag-uugali. Samantalang meron pong 8 kaluluwang matutuwid na ang mga salita ng Panginoon ay sinikap nilang sundin at ganapin. Kung kaya, nung umapaw na po, mga kapatid, yung tubig, 8 kaluluwa ang nasa loob ng arko kasama ng mga hayop na mga pinili. Kung paiitliin ko, paano nagsurvive si Noe at ang pamilya niya? Tatapusin ko kaagad. Paano nagsurvive? May isang verse sa Bible. Genesis 6:21. Ang nais ko po, abang tayo nakikinig, ito lang natin dito. Maikli lang ito, mga kapatid. Maikli lang ito. Sa Genesis 6:21, ito po yung mas maikli. Pero kung inyong babasahin po ng buo yan, yung buong Genesis 6, haba, no? Kung paiikli nyo pa rin, ang simula niyan, Genesis 6 verse 13, nakalagay niya, no? Si Noe ay pinagawa ng gaong. Pero babasahin natin yung verse na tinutukoy ko. Sa 21, ang sabi ng Diyos kay Noe, at magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain. Ano yung bilin?
magbaon. May ibang ba kayo? Sabi ng iba, wala pastor, kasi half day lang tayo. Pangalawa, yan din. Sabi ng Diyos, magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain. Yung salitang lahat ng pagkain na kinakain, pagkain ng pamilya niya, at yung pagkain ng mga hayop na ipinasok niya. Pagkain ng ibon, pagkain ng pato, yung mga ipinasok niyang hayop doon sa... May mga kailangan ng pagkain ba yun? At mamaya, bakit ganon ang pili ng Diyos? Pakinggan nyo mamaya. Ang sabi, at imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Hindi ko kayo sinisigawan. Ine-emphasis kong mabuti ito dahil dalawa yung piling. Magbaon ka, imbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Hindi lang ng sarili niya. Siya at ng pamilya niya. Ano yung pangalawa? Imbakin mo. Sandali. Yung salita pong magbaon, mga kapatid, pangmatagalan ba yun? Kung maghapon, pwede ka magbaon ngayon, hanggang sa maghapon ito, makakasurvive ka. Hello. Ang isang mahigpit na bilin, imbakin. Alam niyo po yung salitang imbakin, mga kapatid? Meron kang ginagamit na pangkain ngayon, meron ka pang... Tama ba? Kung meron kang kamali, meron pang nakakamali. O kaya, mga nakasako, buntun-buntun. Ibig sabihin, nakaimbak. Maliwanag ba, mga kapatid? Sa salita pong magbaon at imbakin ka, alam ba ni Noe na matagal na maglalayag siya sa ibabaw ng tubig? Hindi niya alam yun. Ang tanging nakakaalam doon ay ang Diyos lang. Kaya yung term na ginamit niya, magbaon tapos imbakin. Magiging pagkain niya ng pamilya niya at magiging pagkain ng mga hayop na ikinarga niya. Ngayon, mga kapatid, nangyari ba na umapaw na ang tubig? Nangyari. At hindi alam ni Noe kung kailan bababa ang tubig. Katunayan, may mga ibon doon sa loob ng arko na pinaronda niya pa sa labas. Mga ilang panahon na rin na mataas ang tubig, pero bumalik pa rin yung ibon. Katunayan, wala pang nalalapag ang mga puno. Dahil ultimong matataas ng mga bundok ay inakyat ng tubig. Dahil ang una sa Biblia, walang lamang makaliligtas. At kung sakaling mayroon pong lugar, mga kapatid, na hindi naabot ng tubig, marahil may mga masasamang tao na makasusurvive doon. At ayaw na Diyos na mangyari yun. Dahil hindi sila sumunod, nagatili silang masuwayin sa Diyos. Yung dalawang bagay na ito ang mahigpit na ipinagpili ng Diyos. Ang sabi niya, magbaon ka, imbakin mo. Yung sakitang imbakin mo, hindi yan pang ilang araw lang, hindi yan pang ilang linggo lang. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, mga kapatid, napakaraming mga buwan ang lumipas sa sobrang taas ng tubig, matagal bago po siya nawala. Idedirect ako kaagad. Ano po yung spiritual survival sa dalawang salitang yan? Nadali mo na. Kung sakali nang sila ay nakaligtas sa baha dahil may arko, kung sila ay walang pagkain, inimbak, mamamatay pa sila sa gutom. Sino po mamamatay sa akin? Pagkitaas ang kamatay, ang mga kamay. Mamamatay ba sila sa gutom? Nakaligtas sila sa baha, pero hindi sa kagutuman. Kung wala silang kakainin, mamamatay sila. Ganon din kaya nais ng Diyos sa atin. Tayo magbaon, tayo mag-impact sa ating espiritual, sa ating kaluluwa. Magpakalakas tayo, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, para nang sa gayon, kung dumating man ang espiritual na dilubyo ng ating buhay, makasurvive tayo. Tapos na tayo. Paano mag-survive? Kailangan natin magbaon din tayo ng espiritual na kalakasan.
spiritual na pagkain para tayo po ay maging handa sa panahon darating. Ngayon, ang kwento ko po, sa panahon ba natin ngayon, nag-iimpang ba ang tao sa spiritual? O ang iniimpang kayaman? Ang iniimpang ba ng tao ngayon ay pangkaluluwa? O ang iniimpang ay puro sa kanyang future? Pero ang kanyang eternal life, hindi. Ang future life ay palagi na pinaghahandaan. Apro dito, apro doon, negosyo rito, negosyo doon. Wala namang masama dyan. Pero meron din tayong kaluluwa na karapat dapat natin isurvive. Hindi lamang ang physical nating buhay ang dapat natin isurvive. Hello, mga kapatid. Ang katawan natin kahit anong ganda ng buhay na maranasan natin dito, kung ang ating kaluluwa ay hindi natin napagandaan, hindi natin napalakas, hindi natin napatatag, hindi natin napalago, hindi natin napahinog, ang katawan natin mamamatay din, babalik po sa lupa. Pero ang ating kaluluwa hindi po na ihanda, maiimpyerno rin kaya pagdating ng panahon. At yun lang ayon na mangyari. Kailangan natin ng spiritual survival. Physical survival, pag-uusapan ba natin? Hindi na. Hinaharap na natin yan. Matagal na panahon na. Hindi na tayo tumitigil. Puro tayo pera. Puro tayo pangangailangan ng ganito, pangangailangan ng ganyan. Matagal na natin hinaharap yan. Pero yung kaluluwa natin, mga kapatid, alam ba natin kung kailan tayo mamamatay? Alam ba natin kung kailan babalik ang Panginoon? Tulad dito sa Biblia, alam ba na yan kung kailan aakit ang tubig? Alam ba na yan kung hanggang kailan ang tubig? Tayo. Alam din ba natin kung kailan tayo mamamatay? Hindi. Alam ba natin kung kailan babalik ang Panginoon? Hindi rin. Pero kung bumalik siya, dumating yung kamatayan. Nakapagbao, nakapag-imba kaya tayo? Yan ang tanong eh. Yan ang tanong. Makakasurvive kaya tayo? Makakasurvive o kaya tayo? Marami tayong pera, marami tayong nalipundar sa sarili natin. Siguradong-sigurado tayo sa future natin. Ay yung eternal future natin. Yung eternal life. Pagkatapos ng kamatayan natin dito sa lupa, yung ating paroroon ng langit, napagandaan ba natin yun? Hindi ko po alam kung napaghahandaan natin. Bibilang pa yung mga pastor at mga mangangaral na ipinangangaral prosperity gospel. Maihahanda pa tayo ba? Lalo tayong malilitaw ng ating mga daan. Dumating sa atin ngayon yung pangangaral na eksakto sa Biblia. Hindi ko gustong kayo po yung discourage. Pero nakikita natin, mas maraming tao physical conveniency ang kanilang patuloy na ini-establish. Ang iba nga, established na. Pero ang kanilang kaluluwa, ang kanilang relasyon sa Diyos, ang kanilang ugnayan sa Diyos, magalopa, maugapa. Papaano kung biglang bumalik ang Panginoon o maunahan tayo ng kamatayan? Wala tayong naibaon na kalakasan, wala tayong naibaon katatagan, katibayan, wala tayong naimak na karunungan, na kalakasan, na katatagan, wala tayong na-impact na pang-spiritual na makatutulong sa atin sa pinakamalaking labanan ng spiritual at ng labanan ng panahong darating na inihula po sa Biblia. Kailangan nating magbaon, mag-impact. Pero po, nakikita natin buong mundo puros pang-physical at pang-material. Tuloy-tuloy, hindi napapagod ang mga tao tuloy-tuloy sa kayong mga bagay. Pero ang kanilang mga kaluluwa na pag-iiwanan, ang ihina ng mga kaluluwa, pag dumating yung tukso, bagsak. Pag dumating yung problema, bagsak. Pag dumating yung atake ng Diablo, bagsak. Pag dumating yung kahirapan, bagsak. Pag dumating yung pagtatawa ng tao sa paligid, bagsak. Pag dumating po yung mga sari-saring mga problema ang ipinituloy ng Diyos, bagsak. Bakit po? Wala pong naibabao ng kaluluwa. Wala pong naiimbak yung kaluluwa. Kaya bagsak. Pero ang material, nakataas. Pero kaluluwa, nakabagsak. Hindi ko po kayo inaaway. Nakabagsak. Pero ang material, nakataas.
kaluluwa nakabagsak. Ang material nakataas. Ang spiritual nakabagsak. Pag sinabing spiritual survival, mga kapatid, palakas sa bato ng katawan, pamadyuhan ba ito? Hindi yan kahit macho ka rito, kahit patalino ka rito, kahit magaling ka rito, kahit mayaman ka dito, spiritual ang ating mararanasan. Dapat spiritual din ang ating paghahanda, spiritual din ang ating pag-iimpon, spiritual din ang ating pagbabao, spiritual din ang ating pag-iimbang. Nakasurvive po ba si Noe at ang buong pamilya niya? Hindi lang sa baha, at kahit may baha, hindi siya na worry kasi marami siya na ibaon, marami siya na iimbang. Hindi ba mga kapatid? Mamamatay sila sa gutom kabilang yung mga hayop na pinapasok doon kung walang mga kanya-kanya mga pagkain na kaimbak yan. Amen ba mga kapatid? Minsan nakikita natin naligtas sila dahil iniligtas sila ng Diyos. Totoo po yun. Pero hindi natin nakita kung ano yung ginawa ng Diyos para mag-survive sila. Ang nais ng Diyos, hindi lang sa baha sila maligtas. Ang nais ng Diyos, maligtas din sila sa gutom. Sa atin din mga kapatid. Gusto ng Diyos, maligtas din tayo, hindi sa kalamidad ng mga darating. Ang nais ng Diyos, maligtas din tayo sa ating kaluluwa na ito'y ating matutuwan at mapaghandaan. Yan ang hindi ginagawa ng maraming kaluluwa ngayon sa iba't ibang simbahan. Tapos sasabayan pa ng pangangaral ng makalaman, pangangaral ng moderno, pangangaral ng puro prosperity at ipinangangaral. Ang laging sinasabi, kung alakan ng Diyos, pagkabalain ka ng Diyos, kung alakan ng Diyos, yayaman ka, wala ka dalang hindi. Puro yan ang preaching mo. Bakit hindi ipinipreach yung paghahanda ng kaluluwa? Puro paghahanda ng laman, puro paghahanda ng physical, matagal lang inuunan ng tao yan. Sabi ng Diablo, yes. Dahil kanilang inaatupag, puro pagkatawan. Paano kapag po dumating na yung espiritual na kanabidad, dumating na ang kamatayan, dumating na ang Panginoon, nakahanda ba yung kaluluwa? Eh ngayon nga, napakahina. Isang tukso, buwan. Isang pagsubok, buwan. May lumapit na kaibigan, ayain magbisyo, buwan po. Walang lakas yung kaluluwa. Tumba, buwan. Pero ang katawan, nakatatayo, ang kaluluwa na bubuwan. Mga kapatid, marami na po tumalikod sa atin. Ang iba, pastor, ibanghelista, patatagal ng Kristiyano, ang natira puro baguhan. Nasaan yung mga ginamit na mga nag-convert sa mga buhang baguhang kapatid? Yung mga datihan na wala, puro baguhan na natitira. Bakit? Nasaan na sila? Hindi sila totoong nagbaon at nag-imbak. Ganon din mangyayari sa henerasyon natin. Kung tayo tatagal din, hindi tayo nagbabaon, hindi tayo nag-imbak. Sa susunod na panahon, puro baguhan na lang ang makikita natin yan. At marahil, mga kapatid, kung walang magtuturo ng tama sa kanila, manghihina rin sila, magkakasakit din sila, patutulog din sila, walang mangyayari sa iglesia. Pagbalik ni Kristo, baka walang kaluluwa na makuha. Amen. Huwag sanang mangyari. Huwag sanang mangyari. Dadalhin ko po kayo sa Genesis 41. Ito ay kinuwi. Dadali ko kayo sa pananampalataya ni Jose. Hindi po yung Jose ng Channel 7 ha, hindi si Manalo. Yung Jose sa angkan ni Jacob sa Genesis 41. Tignan po natin. Sa Genesis 41. Kung may mga Bible kayo, buklatin natin. Ang iba po, ang mga Bible nila nasa cellphone. Hindi rin naman binabasa. Puro mga videos. Sayang naman yung cellphone mo. Bigay mo na lang sa akin. Lalagyan ko ng Bible. Lalagyan ko ng mga gospel song. Ang iba, puro mga videos. Puro mga YouTube. Ang pinanonood, puro mga Korean. Hindi mo binabasa yung Bible na nandiyan sa loob ng cellphone mo. Dinanload mo pa.
Yung iba dito, nakikita ko, ganun eh. Pag may wifi, sinasamata na may wifi, akala ko nagpapasa ng Bible, ang binabasa, ang pinanonood, yung mga nangyayari sa... Sinasayang mo oras mo. Kikita ko yan dito. Hindi ko pinupunan. Nag-aaral tayo, akala ko naiintindihan. Akala ko yung pumapasok sa isip, sa kalooban. Ang Diyos nag-o-observe lang. Tulad niya yun. Pinaalam na niya kung paano magsambay. Nasa atin kung pahahalagahan natin o hindi. Tulad ngayon, pinangangaral natin. Nasa atin kung gagawin natin o hindi. Pero pagdating na ng mga espiritual, ng mga dilubyo ng buhay natin, doon natin malalaman ang kahalagahan ng pinipili niya sa atin. Genesis 41. Ito, ang nandari nito. 47. Pakilagay niyo ng marka sa inyong mga Biblia. At sa 7 taon sagana, ay nagdulot ang lupa ng sagana. Ito yung sinasabi, mga kapatid, na hula kasi dito sa Ehipto, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan. At meron din katumbas na 7 taong kasalatan. Como itong si Jose ay lingkod ng Panginoon, in-encourage niya, mga kapatid, lahat ng nakatira sa Egypt, kung nais nila na magkaroon ng survival sa darating na 7 taong kagipitan at kahirapan, yung 7 taong na kasaganaan, doon sila mag-ipon, doon sila mag-imbak, at ganun ba ang ginawa ng buong Israel, especially mga anak ng Diyos noon. Kasi si Jose ay nakakabasa ng panaginip, na naginip doon ang hari, at hindi maipaliwanag ko ano ang kanyang panaginip. Si Jose, talikod ng Panginoon na ginagamit ng Diyos, ay nagpaliwanag mayroon 2 tagpipito at ginamit sa isang parabola. Pinaliwanag, mga kapatid, ni Jose, ang sabi niya, at 7 taon ay magiging kasaganaan sa atin, subalit meron tayong kakaharapin 7 taon din na kahirapan. Yan ang sabi sa kanya. Alam mo, mga kapatid, ganun ang ginawa niya. In-encourage niya ang buong Egypt, especially ang mga anak ng Diyos doon, na mag-imbak para sa next 7 years of drought, 7 years na matinding kagutuman, mga kapatid, ay mayroon silang magagamit. Alam sa atin, verse 14, dali kayo, basahin natin. At inipon ni Jose ang lahat na pagkain sa 7 taon. Please underline. Tinipon ni Jose, sabi diyan, ang lahat ng pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto. Ganun ang ginawa. At inimbat ang mga nasating pagkain sa mga bayan, na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbat sa bawat kinauukulan ng bayan. Tumingin po kayo. Same ba? Ang ginawa ni Noe ay same ba sa ginawa ni Jose? Ang tanong ko po, dumating nga ba, mga kapatid, yung 7 taong kagutuman dumating? Pero, ang buong Egypt ay nakasurvive sapagkat lahat ng pagkain na kanilang naimbak noong unang 7 taon, wala silang ginawa. Imbak dito, imbak doon. Sa bawat bayan, inimbak nila yung bay na gamit nila sa loob ng 7 years. Nakasurvive ba sila? Nakasurvive sila. Sandali muna. Sa panahon ni Noe, pag-apaw ng tubig, baha. Sa panahon ni Jose, sinasabi, yung pong drought, yung pong tagtuyot, yung pong kagutuman, nakasurvive ba sila? Hindi ko na po hahabaan niya. Kung papaalong sa panahon ni Noe, ganun din ba ang ginawa itong si Jose? Si Jose, ang ginawa, ito din. Lahat ng pagkain sa loob ng 7 taon ay kanila pong inimbak sa bawat bayan, sa bawat lalawigan,
nang sa gayon maipon lahat ng pagkain. At kung dumating na yung matinding kahirapan, may makain sila. Sandali mo na, mga kapatid. Pinag-aralan ba natin dito sa ating seminar ang spiritual na kagutong? Sino po na kanilin ko? Pakita sa kamay. Ito na karalan. Ang sabi niya, hindi kagutong sa pagkain at inumin, kundi kagutong sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, daranas din tayo ng spiritual growth o yung spiritual na kagutuman. Paano? Yung salita ng Diyos, hahangarin natin marinig sa darating na panahon, ngunit posibleng hindi na natin magawa dahil meron pong church persecution. O pwede hinlihing ang mga matatapat na likod ng Panginoon para huwag nang ipangaral ang tama. O pwede pong ipasarado ang ating mga kongregasyon. Hindi mo kaya sunugin. At ang tanging mga ngaral na lamang sa panahon na yan ay ang mga bulaang propeta nang ipangaral nila ay aral na patungkol sa laman na mangsisira ng kaluluwa ng mga tao. Mga kapatid, wala pa tayo sa panahon yun, kaya ini-encourage ko po kayo. Itong panahong maluwag pa at hindi pa pinipersecute ang church, dapat ba tayo, mga kapatid, lagi tayong may mga spiritual na mga gawain, spiritual na pagkapakain, para yung spiritual na gawain, spiritual na pagkapakain ay magsilbing spiritual na paglago sa atin. Samantalahin na natin ngayon yan. Ang tawag natin dyan, kapatid, ay pag-iimbak. Nag-iimbak ba tayo? O wala tayong panahon na maglagay ng mga gawain? Wala tayong panahon na mag-research ng ating mga ipagpapakain? O baka hindi natin nai-encourage ang bawat isa na magpakain ng sarili? Yan yung video natin kahapon. Kino-compress ko lamang ngayon. Siya yun. Kung nag-iimbak tayo ng ating spiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa mga espiritual na gawain, sa mga espiritual na pagkapakain, mararating din natin ang paglago ng ating kaluluwa pag dumating ang mga matitinding problema sa buhay natin sa hinaharap na nakahulat sa Biblia. Makakayanan natin, malalagpasan natin, sapagkat nag-imbak tayo ng kalakasan. Lumusog ang ating kaluluwa, tumaba ang ating kaluluwa, tumatag ang ating kaluluwa. Malalagpasan din natin itong sinasabi mga crisis ito. Katulad kay Noe, nalagpasan. Katulad kay Jose, isa yung strategy na imbak sila ng pagkain dahil yun ang survival. Sa atin din, kapatid, sa spiritual na atin, ang kaluluwa natin, ang kailangan natin sa salita ng Diyos, hindi kulang, kailangan gusto, kailangan tulong ang ating kaluluwa. Kailangan sagana ang ating kaluluwa, hindi kulang, hindi yung kulang-kulang ang ating kaluluwa. Kailangan po puno, kailangan po husto, kailangan po, mga kapatid, kung sa ibang salita, kailangan po matama, kailangan po malusog yung ating kaluluwa. Hindi po madali ang ating haharapin sa hinaharap. May nagsasabi sa propesiya, ang Great Tribulation daw ay aabot din daw ng 7 years. Dahil kinuha nila sa Egypt. Meron din silang calculation. Aabot daw ng 7 years. Ito yun, oh. Huwag mong isipin kung ilang taon pa yun. Ang isipin natin, pag-imbak tayo, pag-imbak tayo, pag-imbak tayo, pag-imbak tayo, yun ang sigurado. Amen. Kahit alam nating 7 years, baka 1 year lang, mawala na tayo. Amen. Kung alam nating 7 years, baka kalahating taon pa lang, mawala na tayo. Ang atupagin natin, pag-imbak, 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 hanggang may panahon, hanggang may oras, hanggang may pagkakataon. Dahil baka yung sa mga huling araw na hindi na natin magawa ang ganito. Hindi na natin magawa ang ganito. Nalulungkot lang po ako, mga kapatid, kasi po ang dami-dami natin, pero ngayon, mga kapatid, itong dami natin, pagkahalos po kalahati ang matira. Eh ang dami pa dating haharapin sa hinaharap, baka mas marami pa po ang mawala at kakaunti ang matira. Pero I'm very sure, kung meron pong namamatay sa kaluluwa, meron din po namang mabubuhay. Amen? Kung meron pong mga namamatay na mga kaluluwa at bumabalik sa mundo, I'm very sure, meron pa rin pong ipakikipaglaban nila ang kanilang mga kaluluwa. But we need to survive spiritual survival. Spiritual survival. Kailangan natin na gawin, mga kapatid. Pinatitira pa akong kalahati. Sabi ko po, 1 minuto.
Kawikaan 10. Kawikaan 10. Verse 14. Salamat sa Diyos. Talaga sobra. Salamat talaga sa Diyos. Kayo po na-appreciate nyo yung ginagawa ng Diyos. Salamat talaga sa Diyos. Kasi po ganito, ang daming Kristiyano parang tulog ngayon, pero ngayon ginigising ng Panginoon. Ang daming kaluluwa, stop. Pero ginagawa ng Diyos, inaalis niya yung nakaka-stop sa isip, sa kalooban, sa damdamin, para po makapag-flow ng mabuti ang kalooban ng Panginoon. Sana po ma-appreciate nyo. Kawikaan din. Verse 14. Ganda nito. Yung first sentence na kalagay, tignan nyo po. Ang mga pantas ay nag-iimbang ng kaalaman. Ang mga pantas ay nag-iimbang ng kaalaman. Sa spiritual survival natin, mga kapatid, noon literally, pagkain ang iniimbang. You know? But spiritually, ang mga pantas, ito yung mga pantas, sila yung mga matatalino, sila yung mga chosen people of God. Ang iniimbang nila ay ang kaalaman. Kaling sa salita ng Diyos. So kailangan natin, feed ourselves. At ang mga worker leaders, feed the flock. Dalawa lang, worker leaders, feed the flock. Kaya dapat, lagi may mga gawain. Lagi tayong may mga spiritual na gawain. Para lang sa gayon, lagi may mga spiritual na pagkain. Lang sa gayon, pag yung dalawang yan, tuloy-tuloy yung gawain, tuloy-tuloy yung pagkain, lulusog ba ang kongregasyon? Lulusog ba ang individual? Plus, turuan natin yung self, yung feed ourselves, pakainin ang sarili. Kalinsabay ng pagpapakain ng mga pastor at ng mga magagawa, yung mga pagkain angkop na makapag-develop ng kanilang inner qualification, hindi yung pagkain lalason ng kanilang kaluluwa tulad ngayon. Ang ipinangaral, yung mga pabor sa laman, ang ipinangaral kung paano magpayaman, kasi ganun yung mga leader, ganun yung mga pastor. At totoong lingkod ng Panginoong kapatid, ang ipinagkakain ng sakawan, yung nakapagpapalakas sa kawan, yung nakapagpapalago sa kawan, nakapagpapatibay sa kawan, nakapagtutuwid sa kawan, yan ang ipinagkakain nila. Yung salita ng Diyos, yan ang ini-impact nila. Dahil yan po ang kailangan to survive. To survive. To survive. Yan ang kailangan natin mag-survive. Nakakabuti. Ang mga pantas na tao, i-impactin nila ang kaalaman. Hindi yung tama na sa kanila yung Kristiyano sila, manggagawa sila. Makakabuti. Kulang yan. Kahit mataas ang posisyon natin, magkakapatid, kulang tayo ng kaalaman. Ang sabi ng Hoseas chapter 4 verse 6, Isaiah chapter 5 verse 13, tayo ba ay magiging bihag pa rin dahilan sa kakulangan ng karunungan at kaalaman. Eh, may ba mga kapatid? Tingnan mo ngayon. Ang dami ba mga nabihag na Kristiyano dahil sa kakulangan ng karunungan at kaalaman? Tingnan mo. Isang tukso, isang pagsubok, isang problema, buwal. Hindi siya naligyable kung paano makipaglaban sa kaaway. Tama ba? Hindi niya alam kung paano mag-survive kapag ang problema dumarating na. Hindi niya alam kung paano mag-survive kapag ang tukso sa pita, sa laman, sa bisyo ay nandiyan na. Hindi na kaya mag-survive kasi lack of knowledge. Ang sabi ni Baron, kapag may knowledge, may power. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. But biblically stated, pag ang tao naligable, totoo, may power. Power to resist evilness. Eh, may baka ba din? Hello? Talaga namang may kapangyarihan ka kasi you are naligable. You are fit in the Bible. You are fit in the truth. At kung yun ang isinasagawa pa natin, mga kapatid, sigurado yun, magiging overcomer tayo, magiging powerful Christian tayo, at hindi tayo magiging defeated. Ang daming Kristiyano ngayon defeated. Pastor na naging defeated. Manggagawa na matagal naging defeated. Kristiyanong matatagal na naging defeated. Bakit? Hindi kasalanan ng Diyos yun. Hindi kasalanan ng individual yun. Kasalanan natin sa sarili natin yun dahil hindi natin sinisikap ang maging puli sa salita ng Diyos. Kaya ang dami pong nagpo-fall.
ang daming napopon. Ang dami po, mga kapatid, yung napapahamak ang alam mo. Alam nyo, hindi naman masamang mapol eh, kung mapol ka sa Diyos. Pero ang dami napopol sa kamay ng kaaway because of lack of knowledge. Being lack of wisdom and knowledge, mga kapatid. Ang sabi sa Biblia, tayo'y mabibihag, tayo'y masasako, tayo ay mapapailalim na muli sa bandage ng kaaway. Tayo ay makukugkog, tayo ay makukunkir because of lack of wisdom and knowledge. Sa panahon natin, hindi ba gano'n? Ang dami na nawalang Kristiyano ngayon, mga kapatid. Nagkaroon ng kahirapan, nawala. Inusik ng pamilya, nawala. Natukso sa laman, nawala. Natukso sa bisyo, nawala. Natukso ng kayamanan, nawala. Bakit gano'n? Kulang. Hindi nakapagbaon na maigi, hindi nakapag-imbak na maigi, kinulang, samantalang ang ating race, spiritual race, ay masyadong mahaba pa. Pero kung ang binaon natin, pangkalahating milya lang, pero kung ang race ay isang milya, dalawang milya, parang gas yan eh. Nakalagay sa sasakyan, nakalagay empty. Kung malayo pa tatakbuhin, eh malapit ka na sa empty. Aabot pa tayo ba sa dulo? Dapat nakapunta, sabihin nga po natin. Ito bang nag-imbak sa baay pool? Pool yan. Dahil mahaba ang ating racing na tatakbuhin. Mahabang ating journey na tatakbuhin. Pero kung nakalagay na sa empty yung gas mo, kahit tapakan mo pang mabuti yung silingador o kahit bumaba ka na, sabayan mo nang itulak yung sasakyan mo. Hindi pa rin tayo aabot dun sa dulo kasi hindi full. Ang iba mga kapatid ay full din. Foolish, pero hindi full sa salita ng Diyos. Mangmang ang marami. Kahit itulak mo pa yan, hindi ka aabot kung malayo pa ang pupunta. Dapat kine-check kung tayo ba ay mababa o kulang sa ating kaluluwa. Baka kulang na kulang. Wala pa tayong ginagawang paraan para mabuno ang ating kaluluwa. Tamad tayong umatent. Tamad tayong dumalo. Pero ang panahon natin, kapag may party, may mag-aayang kasal, may mag-aayang binyag, pupunta sa dagat, pupunta sa Gonzaga, pupunta kung saan dagat pa yan. Naku po, ang alis pa, halimbawa, ay alas 8 ng umaga, madaling araw pa na nakagayak na. Pero paggawain, mga kapatid, oras na ng pagtitipon, nakahiga pa. Nakatiyaya pa sa higaan. At kapag inisin pa, hoy, linggo ngayon, umating ka, nagagalit pa. Eh bakit pa ka? Okasyon pang mundo, mga kapatid. Gabi pa lang, nakaprepare ka na. Madaling araw pa lang, nakaprepare ka na. Paggawain sa Panginoon, wala tayong kagana-gana. Aabutin po tayo ng emptiness. Hindi rin natin maaabot yung grace. Katulad ng marami sa ating kapatid, nawala na. May mga kapatiran tayo dito, ginawa na lang pambababae na lang. Ang ginawa na lang pang lalaki na lang, kaya nakakatisod eh. Ang iba dito, ang ginawa na lang pang bibisyo na lang. Ang ginawa ng iba mga kapatid, pag ninegosyo na lang. Hindi na pagbabaybol, hindi na inaatupag yung pangangailangan ng kaluluwa. Pag napunta ka sa ganyang pastor, ikaw ng pinakakawawang kaluluwa. Maganda nga ang physical mong buhay, kawawa naman ang iyong kaluluwa. Makakasama niya ka, makakasama ka pa niya. Siguro sa pagganda ng buhay, pero ang kaluluwa natin, nakarating ka na sa emptiness. Hindi ka rin makatatagal sa labanan. Hindi ka na rin mananalo sa labanan. Mahihito ka na rin, matitigil ka na rin. Naalala mo ang asawa ni Lot? Si Lot naligtas, sabi ng salita ng Diyos, walang nangigo, walang nangigo. Huminto ba ang asawa ni Lot? Hindi man siya na tapunan ng apoy. No. Pinaulan ng Diyos, siya ba ay naging haliging asin? Hindi siya nakarating sa kanyang race. Kinulang. Kaya nais ng Panginoon, magbaon, mag-impact. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Basahin natin, mga kapatid, sa John 6. May oras pa ako. John 6:27. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang sabi niya,
ay ganito, mga kapatid. Sa John 6, lahat tayo mabuklat. Sa John 6, 27, ito po nakalagay. Magsigawa kayo, hindi sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan na ibinibigay o na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatagal ng Ama sapagkat pinbagay ang Diyos. Ilalagay ko lang. Ilan yung pagkain? Ang isa pagkain napapanis. Ang isang pagkain ay ano? Pagkain hindi binabasa eh. Tumatagal. Sandali mo lang. Alin po dito, mga kapatid, yung nais ng Panginoong ating i-prepare? Napapanis, tumatagal. Kumakain pa kayo ng panis. Naalala ko yung kagabi. Nasa bahay na kami. Sabi ko, yung last na nakasama ko sa Google Fight na yan, mga kapatid, yung kasama ko yung family ko, kami-kami, mga magpipisa kami. Nahuli na naman kagabi, ha? Sabi ko, sarap. Pero bigla ko nalungkot. Sabi ko, ang dami namin kinain, kawawa yung mga kamag-anak sa fishing nila huli. Mga mumuna lang namin yata ang nakain nila. Nag-video lang po ako. Mga kapatid, hindi panis yung kinain natin kagabi. Sarap. Nabusog. Nakapag-imbang. Pagdating dito, hindi na kami kumain, mga kapatid. Nagkapi-kapi lang. Tapos, hindi matapos ang kwentuhan namin. Sana palagi merong good and tight. Sana, sana lagi berde ni Brother Joshua. Biro ko lang, Brad. Mapalad ang taong palaging nakakakain. Hindi manghihina tayo ng kalaban. Ang gusto ng Diyos, pagkain tumatagal. Hindi yung pagkain napapanis. Alam niyo, pagkain napapanis, temporaryo. Parang yung pinoprovide natin palagi sa ating pisika na buhay. Pandito lang yan. Pero yung pagkain hindi napapanis, sabi niya, abot hanggang buhay na walang hanggan. Yan po yung spiritual food. Hindi po yung material na material na material na material. Yan po yung napapanis. Kasi it's a big word, napapanis. Pag namatay ka katunayan, nisingsing mo, ningipin mong ginto, hindi mo madadala sa langit, nag-iiwan yan. Nabalitaan niyo po ba kamakailan lang ninakawan yung patay ng dalawa, binatilyo, binakbak yung nicho, kinuha yung makukuha doon sa pero yung mga patay na nananakawan pa. Sino-sino nagpapanood mo? Katunayan, yung singsing, yung hikaw na ginto doon sa patay ay hindi madadala kapag siya namatay. Tama ba, mga kapatid? Napapanis! Kahit anong dami niyan, napapanis siya. Pag ikaw ay kinuha ng Panginoon, wala kang madadala ni isa. Bahay mo maganda, hindi mo yan madadala. Alahas mo, hindi mo yan madadala. Lahat yan, mga kapatid, mapupunta lang yan sa mga pamilya mong mapag-iiwanan. Tapos, ang pamilya mapag-iiwan mo pa, wala sa Diyos, sigurado pang aawayan nila yan. Sila-sila, magkakapatid, magkakadugo, magpapatayan sila. Bakit? Mag-aagawan sila eh. Para silang mga asong gutong dahil sa buto. Amen ba? Misan ganun eh. Alam nyo, ang gusto ng Diyos, ito pong pagkain tumatagal doon sa kanyang kaharian. Yan yung pag-build natin ng spiritual natin. Yan yung pagkain spiritual na dapat na pinaghahandaan natin dahil ang dulo nito ay ang buhay na walang hanggan. Luke 11:23. Yung oras pa ako. Kaya mag-alala, hindi ko tayo aabot ang alas 12. Mamaya lang, tapos sa tayo. Ito na lang. Luke 11:23. Si Jesus din ang nagsabi nito. Ang iba, binibigyan ng babala ng Diyos, baka puro pagkain na papanis ang kahihanda mo. Puro pang physical, puro pang katawan. Yung salita ng Diyos, nasa na? Yung kaluluwa mo, nasa na?
baka na i-provide natin na papanis. Naalala ko yung rich fool, sabi niya, hindi mo ba alam, sa gabi ito, kukunin ko ang kaluluwa mo, mapapasakan niyo kaya ang lahat ng iyong mga naipundar. Sabi niya, mapapasakan niyo kaya. Ang ibig sabihin, hindi niya madadala, maiiwan lahat dahil puros napapanis ang kanyang na-i-provide. Hindi niya naihanda ang kanyang kaluluwa sa pagkain, tumatagal. Yung salitang tumatagal, survive, tumatagal, hindi pa nadalian, talagang hanggang dulo, nag-survive. Tumatagal. Ang napapanis, ngayon pwede mong kainin, kinabukasan ay hindi. Pero yung tumatagal, ang sabi ng iba, rito na lang ang baunin natin, huwag na yung may sabaw at may kamatis na yan, huwag yung meron tomato sauce. Ngayon mo lang kakainin niyan, kung wala kang rep, masisira yan. Amen ba? Pag prito-prito, paksiw-paksiw, init-init, prito-prito, tatagal yun, di ba mga kapatid? Dahil kung pwedeng ma-preserve siya sa ganong klaseng luto, pero pag may tomato sauce, o yung kamatis, ngayon lang masarap yan, bukas hindi na. Parang yung pinupundan ng mga tao ngayon sa physical, maganda siyang tignan, nakararangal, nakatataas, at pinupuri ng tao sa kanyang mga naihanda. Pero tanong ko, pagka namatay ka ba, madadala mo yan? Pagka namatay ka, kung pwede mo bang sabihin sa ama, ama, ang pambayad ko na lang, yung maganda kong bahay, ha? Ama, ang pambayad ko na lang, lahat ng mga naipundan kong kayamanan, ama? Ganun bang pambayad natin? Hindi yan tatanggapin ng Diyos, dahil mayaman siya. Ang titignan niya ay kung naganda tayo sa pagkain, tumatagal. Huwag yung puro napapanis kapag samantala. Sa Lucas 11:23, ang sabi, ganito, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpo na kasama ko ay nagsasambulan. Mayroon dalawang klase na tao. Ang isa, nag-iimpok na kasama niya, ngunit ang hindi niya kasama, ano ginagawa? Nagsasap bulat. Hindi ko alam sa ilong ano yun. Tagalog na Tagalog po ako. Alam naman natin yung nag-iimpok, mga kapatid. Kahit Tagalog na Tagalog yun, alam natin yung nag-iimpok. Yung nag-iimpok, siya rin ba yung another term ng nag-iimbak? Hello? Bakit may bangko nag-iimpok sa bangko? Sabihin, pinatatabi, pinatatago sa bangko. Pinararami sa bangko. Nag-iimpok sa ibang salita, savings. Eh, may ba mga kapatid? Nalala mo yung isang kapatid natin yan, nagtrabaho sa bangko, yung tumayo kanilang gwapo dito. Asan niyo yung gwapo? Nalala yata ng baby doon sa labas. Isawa niya siya siya. Yung wapong tumabaho dito na no, lamang lang sa akin ng isang paligo. Another term ng pag-iimbak ay pag-iimpok. Kung sa Panginoon, mag-iimpok. Pero kung hindi siya sa Panginoon, magsasambulan. Alam mo yung magsasambulan? Aaksayahin lang niya ang oras at panahon niya sa pagkakalakal ng mga bagay dito sa mundo para maging popular si Katya at maging kontinyente ang pisika na buhay niya. Pero ang kaluluwa niya, empty. Alam natin, yung mga kapatid. Dito na tayo sa Acts. Umiinit niya. Yung init po ng araw, napasok na doon sa aking ulo. Manipis niya. Sana lang. Nabasa na ba natin itong Acts? Masyashock tayo, mga kapatid. Survival ang ating subject, ha? Spiritual survival, ha? Hindi physical, ha? Marami na tayo yan, eh. Yung future natin, talagang napaghandaan natin, pero yung pupuntahan natin, pag tayo namatay, baka yun hindi pa natin napaghanda. Sana yan ang ating mapaganda. Kahit anong ganda ng buhay mo sa physical, kilala ka, panyag ka, lahat ng bagay nasa iyo. Sabi ng Lord, anak, kamusta yung kaluluwa mo? Pinakakain mo ba ang kaluluwa mo? Pinakakatag mo ba? Pinatitibay mo ba? Baka sabihin ng Diyos sa iyo, anak, sorry ha, yan ka na lang sa baba. Kasi ang papasok lang doon,
sa aming kaharian, yung mga naghanda, yung mga nag-imbak, yung mga nag-impok, yung mga nag-ipot. Hindi lahat ng magagandang buhay dito sa lupa papasok sa langit. Hindi lahat ng magagandang buhay dito sa lupa ay kasing ganda ang kanyang kaluluwa dito sa langit. Mayroon pong mapapahiya. Kung sino pa yung pinakamahirap dito sa material, pero pinakamayaman sa kaluluwa, magkakabaligtad. Mahirap sa material, pero sagana sa kaluluwa, siya yung papasok. At kung sino yung mayayaman dito sa physical, sagana dito sa mundo, mga kapatid, baka sila yung maiwan. Dahil ang usapan dito, alin ang mas masagana, yung kaluluwa ba natin o yung laman natin? Saan natin gusto maging popular at sikat? Dito sa mundo o sa kanyang kaharian? At kung sa kanyang kaharian, alam na natin ang gagawin natin kanina pa sa panahon ni Jose, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Jesus, iisang tinutumbok, tinutukoy nila. Ang dami na nating halimbawang narinig, mga kapatid. Pero ito yung last. Si Apostol Pablo. Sa Acts, tingnan natin, mga kapatid. Acts 27. Acts 27:18. At idadyang natin sa 33-37. Ito na lang. Ang sabi ko sa Acts ay ganito. Nung mabasa ko ito, mga kapatid, punong-puno ng istorya ang Diyos kung papaano niya tinutulungan ang mga anak niya sa lumang tipan, sa bagong tipan. Iisa ang strategical message of God. Kapakabal talaga ng Diyos. Nakaabot sa ating iglesia, nakaabot sa ating kongregasyon, alam na rin natin kung paano mag-survive because of these teachings. Kung talagang iteration lang natin, mga kapatid. Sa Acts, ito po, verse 18, ang umpisa. At sapagkat lubhang nakikipaglabang kami sa bagyo, ano yung issue? Bagyo. Tapingin mo lang kayo. Kay Noe, ano yung issue? Pagtaas ng baha. Kay Jose, ano ang issue? Kagutom. Kay Jesus, ano yung isyo? Yung pagkain tumatagal. Kay Pablo, ano yung isyo? Bagyo. May mga spiritual bang bagyo sa buhay natin? At hindi tayo nilulubayan. How to survive? Tingnan natin. Sapagkat lubhang nakikipaglabang kami sa bagyo. At nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. Tingnan mo ha. Yung kagamitan nila sa loob ng kanilang barko dahil sobrang lakas ng bagyo para makasurvive sila. Anong itinapo nila? Lahat ng mga gamit nila sa loob ng barko para bumaang yung barko. Tinapo nila. Nakakahinaya ba yun? Nakakahinayan yun. Pero itong gusto ko sabihin, alin ang mas mahalaga? Buhay o yung kagamitan nila sa barko? Sabi ng iba, brad, mas mahalaga yung aming ikinarga doon sa loob ng barko. Ay di kasama kang lumubo. Gusto mo, itali mo pa yung katawan doon sa may box eh. Mas mahalaga yung buhay. Pero tinapo nila muna lahat yun. Sabi ng iba, pinimpok ko ito, itatapong ko ito. No, kung sinuswerte, ay di ba mong gawin? Gusto natin ng napapanis? Eh siya, sige. Siya rin yan eh. Hindi natin na muna, wala niya, message sa Panginoon. Tingnan mo yung, ano niyo. Tinapon nila yon, kasi mas mahalaga ang buhay. Itatalong ko na kagad. Baka naman, tumagal pa tayo dun eh. Hindi nila pinanatili yung tinapo nila kasi parang umaan. Nagpapabigat ba yung mga karga na yun? Nagpapabigat. At hindi nila magawa yung dapat na gawin. Sa Acts 27:33, lahat tayo, kapatid. At samantalang
nag-uumaga ay ipinamanhik ni Pablo sa lahat na magsikain. May bagyo ang gusto niya sa mga kapwa niya preso at pinanggo sila eh. Sa loob po ng barko, nakasakay sila. Pinamanhik niya na magsikain. At sinasabi, ang araw na ito, ang 14th na araw na kayo'y nagaghihintay at nagpapatuloy na hindi sa hindi pagkain. Ilang days na sila hindi kumakain? Nabala. 14, 14 days. Hindi sila kumakain sa tindi ng uno, sa tindi ng bagyo na nararanasan nila. Kaya sabi ni Pablo, magsikain tayo. Ayan o. At ang sabi dyan, na walang kinakain anuman. Manghihina kaya sila? May bagyo na, wala na silang gamit, hindi pa sila kakain. Pwede ba sila mamatay? Pwede sila mamatay. Pwede malunod. Ay kung ikaw ay mahina, hindi ka makakalamoy. Pwede ka talaga mamatay. Kaya sabi ni Pablo, kumain tayo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung survival na nangyari sa kanila. Ano nakapag-survive sa kanila? Verse 34. Kaya nga, ipinamamahalin ko sa inyo na kayo'y magsikain sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo. Tumingin kayo. Pag lahat tayo, kapatid, sa kabila ng unos, sa kabila ng bagyo ng buhay natin, hindi natin alintana ang bagyo. Lahat ng dapat nating itapon na pansamantala, yun ay ating itapon. At yung pagkain ang naatupagin natin, magsosurvive din ba tayo? May problema kasi yung pagkain mo, may problema kasi yung pagbabasa mo, yun ang natutunan natin, ginagawa natin, magsosurvive ba tayo sa problema? Inatake tayo ng diablo, bumagsak tayo, gusto mong magabawi, magsurvive, gagamitin mo ba ang pagkain ng salita ng Diyos kahit ikaw ay bagsak? Iaabog pa rin tayo ng Panginoon. Ganun ba nangyari sa iba? Bumagsak, tinira ng diablo, tinira ng problema, tinira ng kahirapan, pero hindi bumitaw sa salita ng Diyos, tinira ng pamuhusin, pero hindi bumitaw sa salita ng Diyos, tuloy-tuloy, ngayon ba nakasurvive? At hanggang ngayon nagsusurvive. Bakit? Dahil doon sa pagkain, hindi pinabayaan yung pagkain, ang sabi doon, dahil sa hindi nila pagpapabaya sa pagkain, sila ay nakaligtas in spiritual survival. Malakas yung bagyo, pwede silang mamatay. Pero sabi ni Paul, kumain tayo nang lumakas tayo. Tingnan niyo. Ang ganda. Salamat sa Panginoon. Ang sabi, kaya nga ipinamamanhik ko sa inyo na kayo magsikain sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi mawawala kahit ang isang buhok ng ulo ng sino man sa inyo. At nang magsabi nga o masabi na niya ito ay makadampot ng tinapay ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat at kanilang pinagputol-putol at pinasimulang kain kumain. 36, nang magkagayoy nang sinagas ang loob ng lahat at sila na may pawang nagsikain din at kaming lahat na nangasa doon ay 276 na kaluluwa. Meron bang namatay sa kanila kahit isa? Lahat ba nakasurvive? Ano yung mensahe ng Diyos sa atin, mga kapatid? Kailangan ba natin mag-survive sa dami ng kakaharapin natin? Kay Noe, baha, kay Jose, pagutom. Sa panahon ni Kristo, sabi niya, pagkain tumatagal. Kay Paul, sabi ng angel sa Acts chapter 27, walang mamamatay sa inyo. At ang instruction, pangainin mo silang lahat. Itapo nila lahat ng gamit nila sa barko. Pero huwag din nilang pabayaan. Kumain sila, nabusok sila, lumakas sila, naligtas silang lahat. Spiritual survival. Tumayo po tayo lahat. Ayaw naman nilang tumayo. Isang tanong lang po at isang sagot. Gusto po ba nating mag-survive? Pakitaas po ang kami. Sino po sa ating dito ang kagaya mo? May problema rin pinagdaraanan sa pamilya, sa trabaho, sa asawa, sa anak, sa paligid. Meron ba tayong na-experience sa ganyan, mga kapatid? Maliliit yan na mga problema. Pero kailangan ba natin mag-survive?
Sino sila nagkaroon ng problema sa relasyon sa kanyang girlfriend, sa kanyang sweetheart, sa kanyang darling, sa kanyang papa, sa kanyang mama, sa kanyang mamaw. Maliliit na problema yan, pero gusto mo bang mag-survive? Diba? Na kapag hindi tayo makakasurvive, alam natin, tayo ay mababagsak. Sa mga gusto mag-survive, pwede kayong makipag-usap sa Panginoon, kagaya ko rin. Bumang tayo, bumigit tayo. Hallelujah. Makapangyarihan namin, Ama, buong-buo ang aming pagkakarinig, pagkakatuto, pag-unawa, pagkaalam sa mga salita mo ngayon. Inumpisahan po namin sa lumang tipang. Pumasok kami sa bagong tipang. Ang mensahe mo ay survival. Nangyari po yung Panginoon ng literal. At yun po'y may pangyayari din po sa aming Panginoon, literal at espiritual. Nakita po namin, Panginoon, ang iyong pinupuntos. Kailangan namin magbaon. Kailangan namin magimbak upang kami po'y makatagal. Sa mga nais po, natulungan siya ng Panginoon sa pinagdaraanan niya. Please, raise a hand. Ang aming kanakabas sa Panginoon. Kung naayos mo lang, kung ibig mo lang, kung nahihiyamang itaas ang iyong kamay, ayos lang. Pero kung ang kalooban ngayon nagbubukas ng pintuan sa Panginoon, mas mainam. Magpapangyarihan namin, Ama. Siguro po sa pagkakataong ito, meron din kami mga problema na kami ay natalo, na kami ay nagipit, na kami ay napatumba, na kami ay napadapa, na kami ay napadulas. Tulungan niyo po kami mag-survive. Tulungan niyo kami mag-survive. Siguro po, matingali ganda ng buhay namin. Siguro po, matingali ang ganda ng trabaho namin. Pero po, hindi kasing ganda ang kalangayan ng aming kaluluwa, ang aming mga pagkataong mag-group. Tulungan mo po kami, Panginoon, mag-survive. Sa mga kaguluhan po ng isipan namin at ang kalooban namin. Minsan kahit na kami po ito matawa, kami ay umahalaga. Pero kapag kami nag-iisa sa kaibuturan, Panginoon, ng aming puso, damadama namin, Panginoon, ng paghihinagpis at kalungkutan. At minsan nagtatanong kami, anak mo ba kami? Maliligtas pa ba kami? Lalo na po kapag ka nakagagawa kami ng mali at naipagpapatuloy namin ito. Kailangan po namin ang tulong ng Panginoon. Kailangan po namin mag-survive. Siguro po hindi nakikita ng mata na mahina ang aming mga pagkataong loob. Siguro po hindi nakikita ng mata na bumabagsak ang aming kaluluwa. Sapagkat maganda naman ang katatayuan ng aming mga pisikal. Nakatatawa kami, nakakahalaka kami. Nagagawa namin ang iba't ibang mga aktibidad sa pisikal. Pero mayroon pong gumigibak ang aming dibdib. Lumalamon ang aming kapayapaan at ang katahimikan, kami nagugulo, kami nagtatanong, kami ay nakakaramdam, Panginoon, ng matinding longingness dahil hindi po namin alam kung ang estado ba ng kaluluwa namin ay karapat-dapat sa iyo o hindi. Kailangan namin ang tulong mo, Panginoon. Kailangan namin mag-survive. Panginoon, lalo na po itong huling araw, tinutukoy mo ang dami pong mangyayari sa unahan nitong mga panahong aming sinasamantala ngayon. At kung hindi po sapat ang aming mga nag-ipong lakas, hindi po kami, Panginoon, tumatag, hindi po kami tumibay, hindi po kami nakarapit, Panginoon, sa paglago. Matatagalan kaya namin, Panginoon, itong mga panahong magdarating. Samantalang ito pong unahan nga na mga pangyayari, marami na pong tumatalikod, marami na pong bumabalik sa dati, marami na pong umaayos sa pananampalataya, marami na pong, Panginoong, isinusuka ang iyong pangalan. At kakaunti ang mga nagpapatuloy, kakaunti ang mga sumusunod, kakaunti ang nagpapakatatag, kakaunti ang mga kumakapit sa iyo, Panginoon.
sa panalangin namin ito, Panginoon, kailangan namin ng iyong tulong. Kabilang po ng mga problema, mga sakit, mga karamdaman, mga alalahanin, mga pagkatakot, mga pagdududa, mga pag-aalala na sumasapit sa amin, kailangan po namin, Panginoon, ng tulong. Kailangan po namin mag-survive. Diyos ang magpapangyarihan sa lahat. Maikli mo ang panalangin ito. Pero mag-usap ka sa mga kamay na mga narerian, sa mga puso na nagbukas ng kanilang sarili si Panginoon. Kung ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, kung ano man, Panginoon, ang kanilang ininadalangin sa iyo, na ang kagustuhan nila, Panginoon, sila po'y maging matagumpay, sila po'y maging overcomer, sila po, Panginoon, ay manalo sa labanan ito. Panginoon, tulungan mo kami, ito lang ang umpisa ng pangangalaga, ng pag-concentrate, pag-focus sa aming kaluluwa. Ang pag-focus namin sa mga espiritual na mga gawain, nang sa gayon, Panginoon, kami po ay ma-upgrade, kami po ay ma-elevate, kami po, Panginoon, ay magkaroon ng totohan ng paglakas sa aming mga pagkataang paloob. Ito po'y itinadalangin ko. Kabilang po ng hindi po maisama sa panalangin ito na kailangan din naman namin. Inhatan niyo po ang mga turong-aral ito sa aming mga puso. At inhatan niyo rin po kami sa aming po mga pagkuhin. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa pagkabalang espiritual, salamat sa pagkain espiritual, salamat sa paalaala, salamat sa babala, salamat sa mga turo mo kung paano magkaroon ng totoong spiritual survival. Sa pangalan ni Jesus, sa inyo po ang aming pinakamataas na parangal at pabuhay, lahat ay magsabi po ng inyo. Palapagan natin ang Panginoon. Marami po salamat sa lahat po naman na dumalo ng ating mga kapatid. Pagmalayan tayo lahat ng ating Panginoon.